Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol, kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin, kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban, para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula na ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo, na minamahal kong anak, sumayunawa ang pagpapala, ang habag, at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi, sabik na sabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkulan tinanggap mo sa Diyos nang ipatong kong aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas.
Purihin ang Panginoon. Awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Awitan ang Panginoon. Ngalan niya ay purihin. Araw-araw, ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalangin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo, pakisabi, masaya akong nandito ka. Masaya po ba talaga kayo? Amen. At masaya rin po akong makasama kayong muli ngayong Biyernes, ngayong araw ng debosyon, dahil ito ay pagkakataon para tayo ay makatanggap ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng sakramento ng Eukaristiya. Ngayong araw din po, ang ating ipinagdiriwang ay dalawang santo, si Santo Timoteo at si Santo Tito, mga leader ng ating simbahan noong unang panahon pa, noong nagsisimula pa lamang na lumago yung Kristyanismo dito sa mundong ito. Pero bago po sila naging mga leader ng simbahan, bago sila naging Kristiyano, ang unang nangyari sa kanilang buhay ay na-impluensyahan sila. Sino pong nag-impluensya sa kanila sa pananampalataya sa ating Panginoon? Yung ipinagdiriwang naman natin kahapon, si San Pablo. Si San Pablo po yung nag-impluensya kanila San Timoteo at San Tito. Yung pagbabago ng buhay ni San Pablo na ipinagdiriwang natin kahapon, yun yung naging daan para ma-impluensyahan niya yung dalawang leader na ito para sila rin sa kanilang pagtanggap sa pananampalataya ay makapag-impluensya pa ng mas maraming tao patungo sa pananampalataya sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya ano pong unang imbitasyon sa ating lahat? Tayo nawa ay maging mabubuting impluensya sa ating mga nakakasalamuha sa mundong ito. Maging mabuting impluensya nawa tayo sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa mga komunidad na ating pinupuntahan. Maging mabuting impluensya. Pakisabi nyo nga po sa inyong mga katabi, maging mabuting impluensya ka. Yung gusto ko pong tingnan natin sa araw na ito, ay ano po ba yung dinadala nating impluensya sa mundong ito? Mabuti po ba o masama? Maganda pong makita para kapag masamang impluensya yung ating naibibigay na ipapasa sa mundong ito, ay mabago natin ng paunti-unti upang mas maging maayos yung ating mundo, upang mas maging mabuti at maging daan tayo ng Diyos upang tayo ay makapagdala ng kaligtasan sa mundo. Paano tayo magiging mabuting impluensya? Unang-una sa lahat, magpa-impluensya tayo sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Tanggapin natin yung kanyang pagpapatawad at pagmamahal. Tanggapin natin yung kanyang mga itinuturo at yung mga natatanggap natin mula sa Panginoon. Ito rin yung mga natanggap ni San Pablo, San Timoteo at San Tito. At ito rin nawa yung ating maibahagi sa araw-araw ng ating mga buhay. Tanong ko lang po, sino pong mga naging ninong at ninang na dito sa Binyag? Ayan, marami po. Usually po, ano pong criteria kapag pinipili ang ninong at ninang? Isa sigurong dahilan kaya tayo pinipiling mga ninong at ninang ay dahil kaibigan tayo ng magulang. Yung isa pa sigurong dahilan ay kaya siguro nitong magbigay ng regalo. Ayan, kayang magbigay ng regalo. Kaya kapag nagbibinyag po ako, kapag tinanong ko sinong mga ninong at ninang, pagkatapos po nun, tatanungin ko rin, sasabihin ko sa kanila, pakitaas nga rin yung mga regalo ninyo. Kung minsan, o kaya madalas,
wala namang naitataas. Sasabihin, GCash na lang. Pero mga kapatid, sinasabi ko sa kanila, ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ating mga inaanak, sa mga anak, ay regalo ng pananampalataya. Nawa kapag pumipili tayo ng mga ninong at ninang sa binyag, talagang tingnan natin kung kaya ba nitong magbigay ng regalo ng pananampalataya. Dahil isa po sa mga tungkulin natin bilang mga ninong at ninang at bilang mga Kristiyano, napakahalaga na tayo ay kayang magbahagi ng regalo ng pananampalataya. At sasabihin ko po sa inyo, bawat isa sa ating naririto, kaya naman talagang magbigay ng regalo ng pananampalataya. Kailangan lamang natin na patuloy na tumanggap at magpalago ng ating pananampalataya. Sa paanong paraan po? Sa patuloy na pagbibigay ng panahon sa pananalangin, sa patuloy na pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos, sa pagtanggap ng Diyos sa Eucharistia. Ilan po yun sa mga bagay na pwede nating magawa upang mapalago yung ating pananampalataya. At kapag patuloy nating ginagawa ito, tunay tayong makapagbibigay ng regalo ng pananampalataya sa bawat isa. Tunay tayong magiging mabuting impluensya sa mundong ito. Tunay tayong makapagdadala ng bawat isa sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, ang unang paanyaya, maging mabuting impluensya. Paano maging mabuting impluensya? Unang-una sa lahat, magpa-impluensya sa ating poong Jesus Nazareno. Yung ikalawang bagay pong gusto kong pagnilayan natin ay sa ating ebanghelyo po at sa buhay nila San Timoteo at San Tito at San Pablo. Narinig po natin na yung Panginoon, bago siya nagsugo ng mga kanyang disipulo, pinaalalahanan niya, binigyan niya ng command na tigdadalawa sila. May kasama. Pinapaalala po sa atin ng Panginoon na napakahalaga na mayroon tayong kasama sa ating pagtugon sa misyon. Napakahalaga, sinasabi sa atin ng Panginoon na sa ating paglalakbay sa buhay na ito, mahalaga na may kasama tayo. Hindi natin kaya ng mag-isa sa buhay na ito. Kaya nawa, yung inyong mga katabi, maging tunay ninyong mga kalakbay, patungo sa pagmimisyon, patungo sa pagtugon sa tawag ng Diyos na magmahal. At ano po yung dalawang mahalagang epekto kapag mayroon tayong kasama sa ating paglalakbay sa buhay na ito? Yung isa po, isang mahalagang epekto, kapag tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa maraming pagsubok sa buhay na ito, nandyan yung mga kasama natin para tayo ay palakasin yung ating mga loob. Nararayan yung mga ipinapadala ng Diyos sa mga kasama natin para tulungan tayo kapag nanghihina yung ating mga kalooban. Susuportahan tayo at gagabayan upang lumakas ulit yung ating mga kalooban na kung minsan ay nanghihina dahil sa maraming problema sa mundong ito. Ganon din po yung narinig natin sa unang pagbasa. Si San Pablo kahit nasa bilangguan, binibigyan niya ng pagpapalakas ng loob si San Timoteo at si San Tito. Binibigyan ng lakas ng loob na patuloy na magsumikap na magbahagi ng pananampalataya sa kabila ng mga kahirapan na dinaranas niya nila nung panahon na iyon. Naririto po tayo para palakasin ang loob ng bawat isa. Yung isa pa pong mahalaga, kapag mayroon tayong katulong sa ating pagtugon sa tawag ng Diyos, ay mas marami tayong maaabot, mas marami tayong maiimpluwensyahan ng mabuti. Kung si San Pablo lang po mag-isa, hindi niya mapapangasiwaan ng maayos ang lahat ng komunidad na kanyang napuntahan at binuo. Kinailangan niya ng mga katulong para tunay na mapaglingkuran niya yung bawat isang mananampalataya. Mga kapatid, tayo rin po
bawat isa po sa atin ay pinaaanyayahan ng Panginoon na magtulungan tayo sa mga mananampalataya, sa mga maliliit nating mga komunidad, tayo nawa yung magdala ng mabuting balita doon. Tayo yung inaasahan ng Panginoon na maging katuwang niya sa paggabay sa kanyang minamahal na pamilya, ang bayan ng Diyos. At masisimulan po natin ito sa ating mga pamilya. Tayo po ay may boses sa ating mga pamilya. Nawa tayo ay makapagpangasiwa ng maayos at madala natin ang bawat miyembro ng ating pamilya patungo sa kaligtasan, patungo sa ating Poong Hesus Nazareno. Magtulungan po tayo. Iyan po yung paulit-ulit na paanyaya sa atin ng Panginoon sa araw na ito. At sa dulo po ng Ebanghelyo, sinabi po ng Panginoon, sabihin ninyo sa bawat bayan na pupuntahan ninyo, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Nalalapit na, malapit na, andyan na. Siguro po lahat sa atin ay naging mag-aaral. Nung ako po ay nag-aaral sa seminaryo, kapag wala pa pong mga, hindi pa dumadating yung aming mga teachers, ang usual na setting sa aming classroom ay magulo pa. Nag-uusap-usap kung saan-saan nakaupo, kung ano-anong ginagawa. At kapag may narinig, kaming nagsabi, andyan na. Ibig sabihin, andyan na si Father, yung aming profesor. Ibig sabihin nun, bawat isa sa amin ay mag-aayos na ng aming mga sarili. Aayusin yung upuan. Aayusin yung aming mga notes. Magbabasa pa ng kaunti para maging handa sa pagdating ng aming profesor. Ito po yung sinasabi sa atin din sa araw na ito ng ating Panginoon. Andyan na. Malapit na yung paghahari ng Diyos. At ang imbitasyon sa bawat isa sa atin, ayusin na po natin yung ating mga sarili. Maghanda tayo sa pagharap sa ating Panginoon. Ayusin natin yung ating mga buhay para tayo ay hindi bumagsak kapag kaharap na natin yung ating Panginoon. Handa tayong humarap ng maayos sa Kanya. At paano natin patuloy na ihahanda yung ating mga sarili at yung buhay ng bawat isa sa patuloy na pagtugon sa paanyaya na unang-una sa lahat, magpa-impluensya tayo sa Panginoon. Ikalawa, tayo ay maging mabuting impluensya sa mundong ito. Ikatlo, tayo ay patuloy na magpalakas ng loob ng bawat isa sa mga panahon na napanghihinaan na ng loob yung ating mga kapwa. At ikahuli, tayo ay magtulungan, magkakaakbay na maglakbay, magkakaakbay na maglingkod para matawag ang lahat sa kaligtasan. Mga kapatid, andyan na ang paghahari ng Diyos. Maging handa nawa tayo sa pagdating ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat panalangin, ang atin pong sasabihin, Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno,
kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Timoteo at San Tito ay pinararangalan sa pamumuhay nila noong nilang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang sabay-sabay ang Ama namin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN, at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes sa ganap na ikadalawa ng hapon, para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Minor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Minor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po na may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Flores Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananligan ng uliran naming sina San Timoteo at San Tito ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa bawat isa na ang tunay na deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay mabuting impluensya sa mundong ito. Ang tunay na deboto ay tumutulong magpalakas ng loob ng mga kapatid nating napanghihinaan ng loob. Ang tunay na deboto ay tumutulong para maakay ang bawat isa sa kaligtasan. Kaya maging tunay na deboto nawa tayo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.